Mahilig po ba kayong kumain ng mga Chinese foods? Madami pong food ang ino-offer ng Chinese cuisine. At ilang sa mga kilala ay ang kanilang noodles, fried rice, or any stir-fried dishes. Pero syempre, mas sikat ang Chinese food pagdating sa siomai at siopao. Yun yung ultimate merienda ng mga Pinoy. Actually, hindi na nga ginagawang pang merienda lang ngayon yung siomai dahil yung ibang nagtitinda nito ay nag-o-offer na rin ng kanilang siomai with rice. Kaya naman po sa video na ito ay gagawa tayo ng interesting dumpling recipe. Dahil gagamit po tayo ng isa sa mga paborito nating cupboard food at ito ay ang sardines. So kapag pinagsama po natin ang dumplings plus sardines, ay makakabuo tayo ng isang masarap na recipe na tatawagin nating sardines pot sticker. Halina po kayo at samahan niyo po ako sa aking pagluluto. At ang mga gagamitin po nating ingredients ay 1 can sardines or 155 grams. Meron din po tayong 2 tablespoons cornstarch, 3/4 teaspoon salt, 1/4 teaspoon pepper, at yung ating kalamansi na isang piraso. At idagdag din po natin sa ating mga gagamitin ay ang 1/4 cup mushrooms, 1/4 cup onions, at 1/4 cup carrots. Lahat po to ay chop. Meron din po tayong plain water para pang seal, 1 piece of egg para pang bind, at yung ating dumpling wrapper. Maaari na po tayo mag-start sa pagbabalot ng ating sardines pot sticker. Ito pong sardines na ginamit natin ay drainin natin yung sauce. So, lagyan po muna natin ng ating kalamansi yung ating sardines. Yung paglalagay ng kalamansi, technique ito para pabawasan yung amoy at the same time pati na rin yung strong flavor ng sardines. As an alternative, pwede kayong gumamit ng lime, lemon, or even vinegar. Pero make sure na alam nyo kung gaano ka-intense yung lasa ng vinegar na gagamitin nyo. Imamash ko lang ho itong ating sardines at the same time para ma-distribute na rin yung ating nilagay na kalamansi. Any kind po of corn sardines ay maaari nyong gamitin pero mas prefer ko po kasi yung nasa tomato sauce para mas malasa po ito. Ihalo na po natin yung mga vegetables. Pagdating po sa vegetables, kayo na po bahala kung ano yung gusto nyo i-add. Aside po sa favorites nyo, yung idadagdag nyo, iba-iba rin kasi yung flavor na i-contribute nung bawat ingredients. At hindi lang yon, pati texture na rin. So last set ang ating carrots. Ang mai-advise ko lang po kapag nag-add kayo ng vegetables ay pinuhin nyo maigi yung mga inilalagay nyo para hindi naman ho maging chunky yung inyong mixture. Ang gamit ko po dito ay 1 small egg. Pero sa iba ho kasing tindahan ang small nila minsan nagiging medium sa iba. Mas maigi po kung i-beat nyo muna bago nyo po i-add yung inyong egg. Then tsaka nyo na po i-add dahan-dahan po yung egg para hindi maging runny yung inyong mixture. So mag-umpisa muna kayo half of the amount tapos tsaka nyo po i-adjust. At this point po pwede na natin ilagay yung ating mga seasonings at the same time yung isa pa nating binder na cornstarch. I-continue lang po natin ang ating paghahalo para ma-blend ng husto ang ating mga ingredients. Then, maaari na rin po tayo mag-start sa pagbabalot. Para po pantay-pantay yung laman po ng ating sardine spot sticker, ay gagamit tayo ng 1 tablespoon na guide. Aside po sa mas magandang tingnan kapag pantay-pantay ang laki ng inyong ginawang dumpling, siyempre, sabay-sabay din po maluluto ang mga ito. Sa supermarket ho, kapag napadaan kayo dun sa section kung saan makikita nyo yung mga wrappers, merong iba't ibang klase ang mga ito.
Meron yung pinakamaliit or yung pang wonton, yung mas malaki ng onte dun sa square or yung ginagamit natin pang siomai. Then, etong pabilog na ginagamit naman natin para sa pang dumplings. Once na nalagyan nyo na po ng inyong mixture, yung inyong wrapper, maaari nyo na po itong i-seal gamit ang tubig. May mga ilang techniques lang ako na i-share, lalo na kung mahilig po kayo sa mga nakabalot na pagkain, whether kung siomay man yan or kaya lumpia. So kapag po pang dumplings, maipapayo ko na gumamit na lang kayo na pang seal na plain water. Then kapag mga dry or like yung mga wrapper, egg roll wrapper at kung ano-ano pa, mas maigi kung gumamit na lang po kayo ng mixture ng cornstarch o kaya tubig. Mas magiging madikit po talaga yon, sure ako doon. Then, yung iba naman, pwede naman yung itlog. Egg white kadalasan nilang ginagamit. Pero para sa akin, sayang kasi yung itlog kapag yung pa yung ginamit ko. So, ganito po ang pagbabalot ng ating dumplings. Kailangan lang po natin lagyan lahat ng sides ng kaunting tubig lang. Pagkatapos, dahan-dahan ho natin iangat. Then, gagawa lang ho tayo ng mga folds na parang pamaypay. Sa akin ho, at least 5 folds yung ginagawa ko. So, yan. Then, last. Okay. So, ganito na po magiging itsura ng ating dumplings. Kailangan lang po natin i-continue yung ating pagbabalot hanggang maubos po natin yung ating sardines pot sticker mixture. All in all po, nakagawa po tayo ng 14 sardines pot sticker para sa ating mixture. So magluto na po tayo. So dito po sa ating pan, kailangan natin maglagay ng ating cooking oil. Ipiprito kasi muna natin yung ating pot sticker. Once na mainit na po yung ating mantika, pwede na natin ilagay yung ating mga dumplings. Just a quick discussion lang po sa mga ganitong pagkain. Kasi po, kagaya before, naging confused ako sa kung ano nga ba talagang tawag sa mga ganitong pagkain. Kasi ang dami. Merong mga gyoza, siomai, wonton, pot sticker at kung ano-ano pa. So ano nga po ba ang dumplings? Ang dumplings po is a broad classification of a Chinese dish na kung saan po na ang dough ay nilalagyan ng filling sa loob. Na-share ko lang din po baka sakali po makatulong, lalo na po kung hindi pa ho rin kayo ganun ka-familiar kung ano nga ba o ba ito. So balik ko tayo dito sa ating niluluto. Kailangan lang po natin i-fry na maigi yung bottom netong ating mga dumplings. Ito po bale yung first batch ng ating lulutuin. Kailangan lang po natin lutuin ito within few minutes hanggang ma-achieve natin yung golden color or yung crust sa baba. After few minutes, ganito na dapat yung mag-itsura. At this point, pwede na po tayo maglagay ng tubig. Yung amount po ng tubig na ilalagay natin, nakadepende po yun sa kung anong klaseng wrapper yung ginamit nyo po. Ang wrapper ko po kasi ay binili ko lang sa supermarket at hindi rin ito ganun kanipes. Kaya kailangan ko po ng medyo maraming amount ng water. So tinakpan ko lang ho itong ating pan. At hahayaan ko lang hong maluto yung ating sardines pot sticker hanggang mawala po ito ng tubig at tuluyang maluto yung ating dumplings. After few minutes po, ito na po yung ating sardines pot sticker. Kung napansin nyo po, medyo lumapot na yung tubig. At naluto na rin po na maigi yung ating dumplings. Kaya maaari na rin po natin i-serve ito kasama ng ating paboritong sausawan. Ito na po ang ating finished product, ang ating sardines pot sticker. So tikman na po natin. So ayan po, kuha po tayong isa. Ayan. Kung mapapansin nyo po, itong ilalim niya. Ayan, medyo golden brown po yung color. At the same time, naluto rin ho yung wrapper. So, try na po natin. Okay. So, yan po lang naman na ating pot sticker. Tignan lang po natin itong isa at isausaw natin dun sa ating sauce.
So, yan. Sa inyo po ba, anong paborito yung sauce? Sa akin po, toyo mansi tapos may anghang. Tikman na ho natin. Yung sardines po, medyo naglasa. Pero sobrang slight lang. Hindi yung sobrang strong yung taste. Malaking factor din po kasi na pambreak ng lasa yung mga vegetables na inihala natin. So yan. Lagyan lang natin ng sauce. Ito pang isa. Kung mahilig po kayo sa sardines pero gusto nyo naman na maiba naman yung inyong panlasa, pwede nyo hong gawin itong recipe natin sa bahay nyo. Kung gusto nyo po matuto na iba pang sardines recipe, meron din po tayong ginawa na sardines fried rice at spicy sardines omelette. Ang links po neto ay makikita nyo sa ating I button sa taas or sa ating description box. So okay na okay po itong ating recipe as an alternative sa iba pang meat products. Lalo na po kung gusto nyo na medyo kakaiba naman yung matikman nyo. Ayan na po ang kabuuan ng ating video at kung meron po kayong mga recipe requests, just leave a message po sa ating comment section para sa mga susunod nating videos ay eto naman po ang ma-feature natin sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong suporta at kung nagustuhan nyo po itong ating video, kindly like and share this video po. Sa mga hindi pa ho subscriber na ating channel, just click the subscribe button and hit the notification bell para anytime na may bago akong uploads ay ma-notify agad kayo. So thank you in advance and have a nice day. Bye-bye! Ito po ang ating full list of ingredients para sa ating sardines pot sticker.